So, pag-usapan natin ngayon, guys, habang nag-relax ako, ang dalawang klase ng pagpapiling ng complaint affidavit or kaya dalawang klase, dalawang senaryo sa pagpapile ng kaso. So, yung una senaryo ay yung tinatawag natin na warrantless arrest. Or kaya tatawag nating hot pursuit. Okay? So, ito yung common na kapag hinuli mo ang isang akusado ay yung akala ng ordinaryong tao ay ikukulong na siya. So, kasi nga, under custody siya ng warrant ng paaaring civilian or barangay authority or anumang agent of authority. Pag sinabi natin agent of authority, marami yan. Kasama niyan yung unang-una na dyan yung mga police natin, BI, o kung ano pang sangay ng government na authorized silang mag-arrest, marat. Although lahat naman tayo no authorized na mag-conduct ng warrantless arrest or kaya hot pursuit. So may mga pinipili lang na scenario yon. Okay? So yung example nung number 1, yeah, kapag nahuli na, di ba? So anong gagawin doon? Dadalhin doon sa pinakamalapit na presinto or mismong pulis, normally ang naghuhuli. Tapos, isasama doon kung mayroon yung complainant. Kung wala naman, kung public crime yan, pwede nang mismo ang pulis ang tayong complainant. Kapag tinatawag na public crime, di ba? O, pagkatapos noon, pag private crime, eh, siyempre yung kung hot pursuit yan, warrantless arrest, siyempre yan, doon yung complainant. At kasi ganito yan, kailangan within 24 hours, may proseso yung kaso, yung tinatawag nating inquest. Kailangan may inquest yan. Kapag nagkataon na holiday, so normally binibigyan ng consideration yan, may inquest yan kapag office hours na, bawa Sabado at Linggo, may inquest yan siya, is Lunes na. Okay, Lunes na. So tapos may inquest ay filing or documentation. Gagawa ang investigador ng talaysay or tinatawag na question and answer doon sa mga complainant. Ayun, pag nagawa na 'yon, pipirmahan ng complainant sa pinakababa yung complaint affidavit 'yan. Tapos sa gilid, kung may second page pa, sa gilid together yung witness. So, kung may mga physical evidence yan, tulad ng pagnanakaw, siyempre, kailangan yung recovered items. So, isasama yan sa documentation. Kaso inventaryo, kung may shoplifting man yan sa inventaryo. Yun. At pagkatapos nun, at siyempre, ako na, i-endorse na yan ng police. Meron ng endorsement sa piskal, naka-package na. So ang ang disadvantage minsan sa mga presinto no. Talagang walang wala silang, may photocopy sila pero sa kanila lang. Pag ikaw ay complainant ay ikaw yung magpapa-photocopy. Ay prokarda exact copy no. Ang alam ko kasi 11 copies yun or 10 copies ng dokumento. At mayroong portion pa doon na
nakanotaryo. Nakanotaryo yung complaint affidavit. Panotaryo mo yun. Sabihin natin more or less sa photocopy, no? Naalala ko yung huling sampa ko ng kaso, no? 600 pesos yung photocopy ko. Photocopy lang yun, ha? Bukod pa yon sa may mga ibang presinto na excuse me. Ang suspect kapag nandyan ay bago mo i-endorse sa kanila, ikaw yung magbabayad ng medical. So normally, basic lang naman ng medical for detention. 850 pesos yung isang tao. Eh kung dalawang tao yun, di times 2, eh kung apat. Pero hindi naman para pareho yung presinto. May, dati naman kasi, yung medical ay libre. So, hindi ko alam yung SOP dyan, no? May kanya-kanya silang protocol yung bawat presinto. I hope na masynchronize yan. Kung may bayad, ay di may bayad lahat, dapat documentation nila. Kung wala, kung sagot talagang sagot ng gobyerno, di sagutin na sana nila. Huwag sang iba-iba. Kaya yun lang yung suggestion ko sa mga nagpapail na sa presinto, no? Siguro yung photocopy na intindihan natin na wala siguro sira yung Xerox. Siguro may Xerox machine naman sila dyan, pero baka nililimitahan nila yung ano, sabi natin supplies or kaya yung duration ng photo machine kasi may lifespan din yan. Baka pinahahaba nila no? Kaya hanggat maaari ayaw nilang magpa-photocopy ng marami. Naisip ko lang yun. Pero I hope naman talaga may budget yan eh para sa photocopy. Yun lang, sa mga magagastos, no? Sa ano po yan, ha? Sa warrantless arrest. Pagkatapos ng documentation, so dapat within 24 hours or within one day, ang usapan dyan ay may inquest yung suspect. Kasi kapag hindi yan nagkaroon ng proper filing, malamang pansamantalang palabasin yan ng police or i-release yan kasi nga walang proper complaint. Pag na-inquest yan, inquest pa tayo, ha? Ano, kung maliit lang na kaso yan, mayroong bill recommended, so si fiscal ay magkakaroon ng ano yan, bill recommended. Nabawa, 6,000 pesos. Magkano yung nararapat sa kaso? Alalahanin niya guys, ha, yung the same case, kakaiba yung bail. Kasi yung bail ay may discretion yung fiscal, nababaan. Mayroon din namang fiscal na tama lang. So, may discretion yan sila. So, nakadepende sa suspect. Kung ano yung tawag na characteristic ng suspect. Okay, kung wag kayo mag-alala, kung masyado namang mataas yung bail, pwede namang unrespondent mag ano, mag-request ng bill. Normally, 50% or 30%, 40% pwede ganun ibawas nila. Patante lang niya, malaman mo yung proper information ng i-issue ni fiscal kung bailable ba siya. Pero kung hindi yung bailable, okay, si diretso na yan. Hindi na makakalabas yan. Ikukulong na yan hanggat sa matapos, hanggat sa magkaroon ng final sentence. So, hindi natin alam kung kailan yon. So, maaaring years, more than a years, no? Bago magkaroon ng final sentence. Ngayon, kung bailable naman yan, so, maaaring the same day or kinabukasan. Maraming klase ang bail, guys, ha? So, nire-recommend ko kayo magbibail ay ano na lang, cash bond para mas mabilis. O paalala lang, ha, sa mga hindi masyado nakakaintindi ng bail. So, ang bail po ay may requirements yan. Sa mga naghahanap na requirements, marami na tayong videos dyan. Normally, pera ang kailangan dyan sa cash bond. Eh? O after nun, matapos na, di ba? So, nakapag-bail. So, hearing na lang kayo.
yun po yung ano ha, warrantless arrest. At saka, so punta naman tayo sa ano, sa regular filing. So ito yung ginagawa to, regular filing, kapag ang krimen or consummated krimen ay nakalipas na ng 24 hours. So dadaan na yan sa regular filing. Ito yun ang nang-miss and misconception din ng mga karamihan na kapag nag-file ka ng kaso, kulong agad ang iniisip nila. Nako. So may proseso yan, kapatid. Nanguna, kung ang complainant ay magpa-file muna ng complaint. Pwede yung complaint galing dadaan muna ng barangay kapag medyo sakop ng barangay. Panoorin nyo yung mga kaso na under ng katarungan pang barangay. Kasi para hindi kayo pabalik-balik. Or kaya, for make sure, dumaan na kayo ng barangay kung hindi naman masyado malaking kaso yan. Or kaya, pumunta muna sa pinakamalapit na law enforcement, enforcers, investigator, kung tatanggapin na nila yung kaso sa malapit na MTC or sa RTC. Ngayon, kung pabalikin kayo, pakuharin pa kayo ng certificate of file action galing sa barangay, eh choice nila yon. Wala tayong choice, kundi dumaan sa barangay. O, ngayon, kapag sabihin na natin, galing na ng barangay, nakakuha na ng certificate of file action, CFP kung tawagin, pupunta ka na sa MTC or kaya sa police station para mag-file ng affidavit of complaint. So, doon mo isasubmit yung mga gagawa ka doon, gagawa ang complainant doon ng affidavit of complaint. Okay? Katapos noon, perma-perma, kasama yung mga dokumento, siyempre, pwedeng buka-buka lang. O kung may mga witness, ay witness, kasama yon. So, kapag na-consul na uli yan, isasabit na uli yan ni investigator sa piskal para naman i-evaluate ni piskal. Ngayon, si piskal naman, para makuha yung titingnan, yung babasahin yung information, dokumento submitted kasama yung ebidensya, either pwede sila mag-issue ng summon or kaya subpoena. Normally, pag kaso, ang ini-issue niyan subpoena. So, sa subpoena naman, kapag sinubpoena, so upon receipt na sa ng respondent, dapat sumagot siya ng 10 araw. Within 10 days, sa subpoena dapat sumagot. So, kung pwedeng ma-extend yan, so magkipag-ugnayan lamang kayo ang respondent sa piskal na nag-issue ng subpoena. Para alam nila na hindi pa agad silang gagawa ng resolution na tinatawag na iakyat na sa korte para dinggin or usigin. So, pwede yon. Case-to-case basis, pwede naman yon. Pero normally, maraming nagreklamo. Bakit ganun? Na-warrant? Wala naman subpoena. So, ganun talaga. Kaya kung ikaw ay may palagay nyo, ikaw bilang respondent, no? May nakaambang kaso sa iyo. So kung kulin nyo mag-follow up sa nakakasakop sa inyong piskal para ma-check kung talagang may reklamo na. Kasi kapag naligaw ang subpoena, mayroon talaga ang complainant na sinasadyang maligaw yung subpoena. So, hindi kayo makakapag-submit ng counter affidavit. So, ang kasunod nun, magugulat na lang ang respondent, nawawarant. Which is, na marami nga nangyayari niya, no? Na hindi mo alam pala. Dapat, trabaho yun.
Kasi kung ako naman talaga, gusto ko itang ipakulong, bakit ako mag-iingay? So, magpapail ako ng palihim na complaint para hindi alam ng complaint ng respondent na mai-issuean siya ng warrant. Kaya nga, gusto mong ipakulong eh. Lalong-lalo na kung maliit na kaso. So, yung maingay guys, nananakot, huwag kayong maniwala doon. So, nananakot lang talaga yon. Eh? So, mahaba-haba na yung video natin, no? So, ngayon, sana tayo. Information, issue ng wara ng subpoena. So, magpapasa ang respondent ng counter affidavit. Tapos, i-evaluate ni prosecutor kung mayroong probable cause. Ngayon, kung mayroong walang probable cause, madi-dismiss yun. So, yung resolution, dalawa result nun. Pwedeng dismiss, pwedeng proceed yung kaso. Pag proceed yung kaso, kung mayroong bill recommended, so doon na muna na magbibail. Kung wala, mayroon namang maliit lang talagang kaso, walang bill recommended. So, depende nga sa kaso yung bail. Okay? So, nakukulong na ba? Wala pang kulong, di ba? So, may bail pa nga, lalo pag maliit na kaso. Tapos ngayon, pag may bail na, pag na-file na yan sa kaso, yun. Doon na didinggin yan hanggang sa masintensyahan. Yung sintensya, pwedeng guilty or not guilty. So, yun lang yun. So, yun ang pahirapan yung sarili. Ganun lang, mag-file ng kaso. Sa may mga tanong, huwag na kayong magtanong. Mag-resource na lang kayo. Okay? Thank you, guys.